Hi guys, welcome back to another video. So today we're going to unbox the Derma vacuum cleaner that I ordered from Shopee. So dumating siya kahapon and today i-unbox na natin siya para ma-start natin siyang gamitin. So excited ako. Actually last month pa talaga siyang nasa cart ko. I just waited for the 7/7 sale kasi mali mo ma bumaba pa yung presyo niya. Pero apparently, bumaba naman siya ng konti. Pero okay na rin. You know, it's still on sale. Nakita ko siya first talaga sa friend ko, si Wednesday. Nag-post siya sa IG niya. Nabudol daw siya ng home bodies. So, sabi ko, ay, ako din nabudol din ako sa'yo. So, anyway, when I saw her post, sabi ko, ay, gusto ko niyan. And here we are. Okay? So, let's start. Binasa na natin yung manual. May isang part pa. Dalawang use siya. Handle push use and handle lift use. Ibig sabihin, itong maliit lang. Siguro pag like, you don't really need the handle. So, itong ito lang yung gagamitin mo. And you also have the other use, which is the handle push. Yung sa floor, siguro ito. May ano ka pa. May handle ka. So, unahin natin yung handle push use. Okay, so we have here the tawag dyan, ito yung machine mismo. And we have the handle. We have the floor. They call it the ground brush. And we also have, they call it the round brush. But it's not really round, as you can see. But bakit ba? Gusto nila lang round brush. They also have this. Pero hindi siya nakalagay dito. I wanted to know anong pangalan niya. Basta alam ko, ito yung sa mga ngilit-ngilit. Yun. Ah, may term ba ng ngilit-ngilit? Yung mga sa gilid-gilid na mga ano, may mga alikabok, gano'n. Tapos, let's assemble. So, first daw, you have to check if okay ba? Para namang mas may alam ako sa kanya, no? So, I think okay naman siguro. Yan naman siguro yung filter. Meron kasi siya ditong parang ngipin. Ito, oh. Yan. Yan yung ngipin na yan. So, it has to match. Tapos, push mo lang to. Then, you put it there. And then, make sure lang na yung parang hole niya will, ano, salo nung ipin. Ayan. So, yan. And then, tapos, we're going to, ito yung power switch niya. Ayan. Tapos, ilalagyan na natin to. So, it's interesting kasi nakaganito siya. Since, pwede mo siya gamitin like ganito lang. Dito sa ano handle, i-open mo lang siya dyan to put the longer handle. Ayan. Tapos, push mo ng ano sa baba para ma-close mo. Tapos, lagay mo lang yung ito, yung brush na gusto mong gamitin. So, either this one or this one. Tapos, ayan. Push mo lang siya dyan. Medyo masik, ano siya. Ayan. Tapos, pag tanggalin mo, hold mo siya dito, tapos push mo to. Ayan. Para hindi siya masyadong maano. Baka kasi matapon mo ng malayo. And then, ito na siya. Ayan. Okay, unfortunately, hindi pa natin siya matatry ngayon. Kasi, wala tayong adapter, guys, para dito. Ayan mo siya. Meron kasi siyang, malaki kasi yung ano niya. Ito. Powder. Ito lang yung meron ako. Tinry ko yung ibang adapter dun sa, ano, sa mga computer. Oh, tama. Sa laptop. Hindi kasha. Oo. Kasi naman, tingnan mo naman siya, oh. Ito kasi yun sa charger, di ba? Ayan. Sa charger ko kasi ito. Ayan. Tingnan mo naman siya. Compare mo siya dyan. Di ba? Malaki. Kapal to. So, tingnan ko kung may makita ako mamaya. If wala talaga ako makita, then I'll have to buy another adapter for this one. And bukas mo natin matatry. Excited pa naman akong
Mag-try. I'm excited. Kaso, yun nga. Sige, okay lang yan. Bukas na lang. Ayan, and I will still have to find a spot for her. Babae talaga. Pangalanan ko siya. A few moments later. So, may nakatatay adapter, finally. Buti na lang, nag-cash yun sa laptop ni Roy. And, nag-busy na tayo kasi ulit. Nainitan ako. So, let's start. Tinanggal ko yung handle kasi pa hindi ako makakapasok sa mga gilid-gilid. So, dito tayo mag-start sa, ano ba to? Gilid ng ref kasi maraming hair dyan eh. Nakita ba yung hair? Ito yung laman niya guys eh. That's the laman. Look at the hair and the alikabok. That's how dirty my house is. Oh my god, tatapad na natin. Okay, so try naman natin ng isang attachment na parang may brush. Natawag niya is round brush. A few moments later. Hindi ko siya masyadong gusto kasi tinan niyo yung mga alikabok. Dumikit sa mga ano niya, brush. So, I'm going back to the yung mataas. Yung the longer one. Balik tayo dun. So, yeah. For the handheld, ito, tsaka yung mataas. Mas beto yung isa. Ito, I think, maganda siya pag like, sa kotse. When you're vacuuming, may mga pagkain, mga crumbs na natapon. So, kunin mo siya, i-vacuum mo siya. Okay siya. This is okay for car. Ayan, natapos na tayo. Bukas ulit. So, ayan, pwede pala siyang tumayo, oh. Can stand using this, ano, itong parang attachment na yan para makatayo siya. Tapos, pwede mo na siyang ilagay like somewhere gilid, gano'n. So, hanapin ko pa siya ng area here. Tapos, ito, itong part na to, nakukonfuse ako bakit pwede siyang ganyan. Hindi ko alam kung anong purpose niya. So, ngayon ko lang siya na-realize na ito pala siya ay connected siya dito. And this is for the wire. Ganyan mo yung wire. Ganyan. Ganun. Ayan siya. Pang store ng wire. Para hindi siya ano magulo. Galing, no? It's well thought of. Nakatawa. Okay, and so we're back. And with another outfit, by the way. Hindi kasi magtutuob ako ngayon. So, change outfit tayo. Kasi pagpapawisan tayo ng bonggang-bongga. So, sarap magtuob, guys. Try nyo. So, anyway, I just wanna give you some of the things that I like and may not like about it. You know, so, parang ano lang, takeaways lang on the item. And initial review, kasi syempre gagamitin ko pa siya in a couple of days. So, siguro meron tayong madi-discover pang something about it. But for now, ito lang, ito muna yung mga takeaways ko from the item, okay? So, the item is called the Derma. The brand is Derma. Ito yung manual niya. Para makita ko yung ano, mga notes ko. And the brand is Derma. And of course, I bought it from Shopee. It's the Derma Vacuum Cleaner and the model is DX118C. And isa lang yung color niya ata, blue, I believe. Isa lang yung kulay niya. I believe there are other Shopee shops na nagbebenta ng Derma. Marami sila actually. So, just check nyo lang yung mga reviews and all. Pero sa akin din ako sa Derma Philippines. So, maglalagay ako ng link nung pinagbilhan ko sa descriptions box. Okay, so check nyo na lang yun. I'm not sure kung magkano siya ngayon. Siguro bumalik na siya ng 1,249. I'm not sure. Although, original price niya is nasa 3K. Pero, ewan ko, parang ang mura niya ngayon. Siguro kasi, ang daming bumibili sa kanya. Kaya siguro siya bumaba yung presyo niya. Yan, dahil sa ano yan, home bodies, maraming nabudo. Pero kasi very useful naman siya talaga. And then, meron din akong Shopee coins. So, all in all, ang nabayaran ko is 1,092. So, kasama rin yung shipping fee doon. So, di ba? Good deal na talaga siya. Kasi yung shipping fee niya
is 45 pesos na kasi may discount. I know, 55 pesos. Discounted na siya. Instead of 95 pesos, 55 na lang. So, all in all, 1,092. So, very good deal, diba? So, anyway, the item is okay siya. I'm actually very happy about it. Sobrang happy ako kasi useful talaga siya. I think that's the very main reason ng vacuum cleaner para hindi maalikabok. Especially for me na medyo maarte yung ilong. So, sensitive yung ilong ko. I have rhinitis, so I have to avoid yung mga dust, house dust specifically. Kasi, isa yun sa mga triggers ko. So, yun nga, hindi masakit sa ilong, hindi kumakate yung ilong ko. Basically, meron siyang tatlong, ano diba, meron siyang tatlong yung kinoconnect sa baba. Meron siyang ground, we call that the ground brush. Meron siyang round brush. And, meron din silang ganito. Ito siya, okay din naman siya. Pero yun nga lang, hindi ko siya gusto masyado kasi yung mga alikabok dumidikit dito. So yun ang hindi ko gusto sa kanya. But I think this is very nice sa mga car. May car ka. So pag may mga cramps, ganun, as I said kanina. So, yeah, okay to. Pero this one is my favorite. Ito yung pina. I think this is going to be the most useful para sa akin. Itong nozzle. But nozzle bang tawag dyan? Basta ito. Ito yung pinaka-useful sa akin. Kasi, una-una, since I have a small space with a lot of things. So, nakukuha niya yung mga sa gilid-gilid na mga alikabok. And, wala siyang pagsasabitan ng mga alikabok kasi wala naman siyang brush. So, ito yung pinakagusto ko. And, yeah. In terms of its suction power, okay na okay. Walang issue, walang problema. In terms of its ingay, maingay nga lang talaga siya. I think that's one of the downsides. But, hindi naman yun unexpected kasi when I read the description, sinabi naman doon na maingay siya. There is another model na ng Derma na vacuum cleaner na hindi maingay. Yun yung nakalagay doon. But, of course, mas mahal siya. So, doon na tayo sa mas mura. Okay lang yung maingay. Maganda yung maingay, guys. Maingay siya. And so, hindi siya magandang vacuum ka ng gabi. So, syempre, magalang. And I think ako lang naman siguro nag-vacuum ng gabi kasi nga tinry ko siya. So, yun. Parang feeling ko, parang maririnig ata ng mga kapitbahay ko yung pagbabacuum. In terms of assembling naman, madali lang. Mabilis lang naman yung assembling niya kasi may manual naman. So, basahin nyo lang to. Nakalagay dito, maganda yung pag-explain nila. And, tsaka yung storage niya, it actually occupies less space kasi ano lang siya, diba? Parang stand lang siya. And, when you use the yung parang ground brush, yun yung pang-stand niya pala. So, yun nakalagay doon. Nakalagay din dito sa manual yung cleaning and maintenance niya. So, pwede mo palang linisin. You can actually wash the strainer at least once a month. Especially pag may mga accumulation sa strainer. If you're interested to buy one, yes, I would highly suggest. Especially if you know, yung mga, if you're renting, yung maliit yung space mo, ganyan. And, maliit lang din kasi yung na-occupy niya na space. Hindi naman siya super bulky. So, actually, nakalagay lang siya sa gilid, pero mo siya ilagay sa corner. Kasi, ano eh, tsaka nakatayo lang siya. So, yun. And, yeah, it's very nice to, ano, mabudol. Diba? So, anyway, yun lang. Those are my takeaways. If you have any questions about anything that I've mentioned, feel free to comment. Okay, so that's it. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!